2003 na mag-aklas laban sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang noon ay sundalong si Antonio Trillanes. 2007 naman, panahon pa rin ni Arroyo, isa si Trillanes na senador na noon sa mga nanguna sa Manila Peninsula Hotel siege. 2010 nang bigyan ng amnestiya ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Trillanes. Pero binawi ito noong 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mariing binabatikos ni Trillanes hanggang sa kasalukuyan. Sa desisyon ng Supreme Court sa en banc session nito sa Baguio City, idineklara ng korte na valid o may bisa ang amnestiyang ibinigay ni Aquino kay Trillanes at unconstitutional ang ginawang pagbawi ni Duterte sa amnestiya. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh, sinabi ng Korte Supremang hindi pwedeng bawiin ng Presidente ang amnestiya nang walang pagpayag ng Kongreso. Iginit din ng Korte na pinakamahalaga ang mga karapatan ng taong bayan at hindi dapat mangingibabaw rito ang kapangyarihan ng gobyerno at ng Presidente. Sinabi rin ng Korte na ang pagbuhay sa mga kaso ni Trillanes sa panahong pinal na ang desisyon ay paglabag sa mga karapatan laban sa double jeopardy o paulit-ulit na pagsasampa ng kaso. Dagdag ng Korte, may ebidensyang nag-file si Trillanes ng kanyang amnesty application na isa sa mga requirement para sa amnestiya. Sa Proclamation No. 572 na nilagdaan ng noon ay Executive Secretary Salvador Medialdea para kay Duterte, binanggit na walang kopya ang Armed Forces of the Philippines ng amnesty application ni Trillanes. Giit ni Trillanes, isinapubliko niya ang application niya noong 2011. Noong nag-file ako ng aking application, covered ng media, no? Yan, TV Patrol, lahat, national media, pinakita ko sa ano yung application form. At well documented, no? Pero naghahanap nga sila ng butas, no? Naghahanap sila ng pwede ikaso. Pinag-aaralan na ni Trillanes ang mga legal na hakbang na maaari niyang gawin kaugnay sa paglabag umano sa kanyang mga karapatan. Pero sa ngayon, nagpapasalamat si Trillanes sa Korte Suprema para sa desisyon nito. Dahil itinaguyod nila kung ano yung tama at tayo rin ay masaya at under the Marcos administration ay nagkakaroon ng democratic space. Sa isang pahayag, sinabi naman ni dating Senador Laila De Lima na malaking tagumpay sa hustisya ang desisyon ng Korte Suprema. Iginiit din ni De Lima na pinakulong sa panahon ng Administrasyong Duterte na ang pagbawi sa amnestiya ni Trillanes ay may bahid politika. Sinubukan ng ABS-CBN na kunin ang panig ng mga dating opisyal ng Administrasyong Duterte, pero wala pa silang inilalabas na pahayag. Gustong sabihin ng Korte Suprema na sa pagbabalanse ng kapangyarihan ng isang pangulo at karapatan ng mga mamamayan, mananaig ang konstitusyon at mga batas, hindi ang kagustuhan o kapritsyo ninuman. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.